kwentong kabayanihan ang itinamalas ng ilang Pinoy na nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Ang isa, si Ragip ang katrabahong muntik ng maipit sa makina. Saksi si Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Apat na araw na palang palutang-lutang ang mga taong ito sa gitna ng Mediterranean Sea. Nang matagpuan sila ng barkong sakay ang ilang Pinoy, agad sinakluloha ng mga banyaga at nanguna sa rescue operation ang chief engineer na si Sunny Sison, tubong Lingayen, Pangasinan, kasama niya sa oil tanker vessel ang 18 iba pang Filipino crew at 4 na Turkish crew. Patay lang namin is tatawag din ng Coast Guard para yun ang magsangip sa kanila. Ang kaso, nung nakalapit kami sa kanila, bali nagunahan sa pag-abot ng mga binibigay namin na pagkain hanggang muntik tumawag yung bangka nila. Papunta raw sina Sunny sa Tunisia nang makatanggap ng distress call. Papuntang Italy naman ang mga nasagip nang maubusan umano sila ng langis at pagkain. Na-turn over na sila sa Coast Guard ng Italy at maayos na rin ang kanilang kondisyon. Sinaluduhan naman ang mga sumagip na Pinoy crew sa ipinakita nilang katapangan at kabayanihan. Kinilala ring bayani ng Embahada ng Pilipinas sa Seoul, South Korea ang factory worker na si Monico Caranay. Aksidenteng nahulog ang Koreanong katrabaho ni Monico sa isang malaking press machine sa Busan. Pero mabilis na patay ni Monico ang machine, kaya nailigtas mula sa pagkakaipit ang kanyang katrabaho. Thank you to the Philippine people, hope in Korea, especially to Nikki to save my life. Nikki, I will never forget you in my life. Ang aton nga spirit bilang Pilipino, amo nang aton nga tagipuson, that we are willing to help whatever the situation, whatever ang lahi na yan, kitaya maasahan. 2015, nakipagsapalaran sa South Korea si Monico at ngayon pastor at evangelist na rin siya doon. Kasama na niya doon ang dalawang anak na OFW. Para sa GMA Integrated News, Russell Simorio ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon, ang inyong saksi. Kinargana na isang rescuer sa kanyang likod ang lalaking nasagip nila mula sa loob ng isang kuweba kasunod ng magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan. Ayon sa Hualien County Government, ligtas na ang 9 na taong natrap noon sa kuweba. Kabi-kabila rin ang isinagawang rescue operations sa bulubunduking bahagi ng Taiwan. Umakyat na sa 12 nasawi sa lindol, 18 pa ang nawawala. Umabot na rin sa 4 na Pinoy ang naitalang nasugatan ayon sa Department of Migrant Workers. Wala ng trough ng low-pressure area na nakakaapekto sa bansa. Easterlies ang patuloy na iiral at magdadala pa rin ng mainit na panahon sa weekend. Ayon sa PAGASA, ilan sa makakaramdam ng alinsangan ang Puerto Princesa, Palawan, San Jose, Occidental Mindoro, Masbate City at Dumangas, Iloilo, kung saan posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index. 40 hanggang 41 degrees Celsius naman sa Metro Manila. Pero mga kapuso, posible pa rin ang pag-ulan kahit mainit. Base sa datos ng Metro Weather, may chance ang kalat-kalat na ulan ngayong weekend, lalo na sa Mindanao, kaya maging alerto sa banta ng baha o landslide. Bahagya namang mababawasan ang ulang pagsapit ng Linggo. Sa Metro Manila, may posibilidad pa rin ng localized thunderstorms. Kaliwat kanan na proyekto ang nakaabang sa nagbabalik showbiz na si Tom Rodriguez. Kabilang dito ang reunion project nila ni Rian Ramos. Happy raw si Tom dahil muli niya makakatrabaho si Rian sa pelikulang Huwag Mo Kong Iwan. At naghahanda na rin siya sa kanyang action series sa GMA na dati pa niyang dream project. Bukod sa kanyang showbiz commitments, active din si Tom sa kanyang social media kung saan nag-viral ang kanyang Versace on the Floor cover. Ano kaya ang reaksyon niya matapos itong pumatok sa netizens? As Mickey Mouse, titular, isa na ako sa mga natuwa kasi hindi ko talaga in-expect. Ano lang yun, parang pinapractice ko lang yung falsetto. Nagkaroon ng malaking sugat ang isang pating matapos maipit sa binog na bakal. Nasa lubong ng mga diver ang gray nurse shark sa dagat malapit sa New South Wales, Australia. Mag-iimbestiga raw ang motoridad doon. Kasunod ng insidente, nanawagan ng mga diver sa publiko na bawasan ang itinatapong basura. Ayon sa World Wide Fund for Nature, nasa 130,000 na tonelada ng plastic ang umaabot sa karagatan ng Australia kada taon.
Sa kanyang pagbisita sa Kapuso Network, ikwento ni Ann Curtis ang kanyang wish na mag-guest sa isang show sa GMA. Makikisaya naman sa kanila sa It's Showtime ang ilang Kapuso at Sparkle Star. Narito ang showbiz saksi ni Nelson Canlan. Tomorrow's the big day para sa It's Showtime family. Mapapanood na rin kasi sila sa GMA with simulcast pa rin sa GTV plus GMA Pinoy TV. Mismong ang mga host hindi makapaniwala na mangyayari na ang historical shift on Philippine TV. Ano siya, yung parehong determinasyon at magandang intensyon ng Kapuso at kapamilya nagsama, kaya nakabuo sila ng magandang desisyon na gawin ito for the audience. We're never in our wildest dreams or hindi namin inisip talaga na one day mangyayari ito. So parang, talaga ba? Patuloy rin ang pasabog ng surprises dahil makikisaya rin ang ilan sa ating Kapuso at Sparkle Stars sa It's Showtime bukas. Kabilang na sina Jillian Ward, Gabby Garcia, Sanya Lopez, Mikey Quintos, Glyza Di Castro, Chanti ng Lapilus, Mark Bautista, Christian Bautista at marami pang iba. And speaking of It's Showtime, bumisita naman kanina si Ann Curtis sa 24 Oras. Ang spoiler niya for tomorrow's big day. May kantahan, may kakulitan, may games. Makikita mo ang mga Kapuso stars at kapamilya stars na magsasama-sama. Kasama rin bukas ang birthday celebration ni Ann Kabogabol Vice Ganda. Ilan daw sa wish ni Ann na makapag-guest siya soon sa Running Man Philippines at makatrabaho ang kanyang sister na si Jasmine Curtis Smith. Chilly weather, no problem yan sa ating Sparkle Stars. Ang Team Barda, ultimate kilig ang hatid sa kanilang photos sa kapila ng malamig na klima. Spreading some love and sparkle din ang Team Juniper in their matching white outfits. Chic and cool naman ang vibes ng Team Ruka in their getup na match din sa weather sa Canada. Ngayong April 5 and 7, nakaset ang shows nila sa Canada para sa Global Pinoy. Para sa GMA Integrated News, Nelson Canlas ang inyong saksi. Mga Kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Egan Arnold Clavio, ako po si Rafi Tima. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, sa News Authority ng Filipino. Hanggang sa Lunes, sama-sama tayong magiging saksi! Mga Kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga Kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.